Nakatakas ang walong inmate ng San Jose del Monte Police Station sa Bulacan. Balik kulungan ng apat sa kanila habang hinahanap pa ang iba. Balita hatid ni James Agustin. Tila kaswala na naglalakad ang grupo ng mga lalaking ito na nahulikam sa San Pedro Street, Barangay Poblasyon 1 sa San Jose del Monte, Bulacan, mag-alas 3 sa madaling araw kahapon. Humiwalay ang dalawa, habang tumakbo na papalayo ang apat. Matapos ang halos apat na minuto, makikita sa CCTV na may dalawa pang lalaki na tumatakbo, ang isa na kayapa. Ang walong lalaki, mga Persons of Deprived of Liberty o PDL pala, na tumakas sa custodial facility ng City of San Jose del Monte Police Station. Ang unang apat na PDL ay makikita sa CCTV na sumakay sa tricycle. Dalawa naman ang pumara ng bus at nagmamadaling sumakay, habang ang dalawa pa naglakad sa San Ignacio Street. Ayon sa pulisya, ang walong PDL ay mula sa Celda 4 ng police station. Na-discover siya nung time na nagtawag po yung ating yung mga nakakulong din po. Humingi ng tulong doon sa nakaduting custodial officers. Ano po sabi niyo? Na sir, may tumakas. Nakatakas po ang mga priso sa pamamagitan ng pagsira doon sa bakal na harang ng bintana sa may comfort room. Yun po ay kanilang nilagari po. Limang bakal ang nilagari ng mga PDL. Nabawi rin ang ginamit nilang panglagari na nasa 4 pulgada ang haba. Iniimbisigahan pa raw ng pulisya kung paano ito naipasok sa custodial facility. 4 sa 8 tumakas sa PDL ang naaresto na ng pulisya. Based dun sa mga information na nakuha natin sa mga operatives is yung iba nakuha dun sa nearest residence nila. Yung iba naman mismo dun sa bahay nila. Patuloy ang manhunt operations para mahanap ang 4 na iba pang PDL. Lahat sila may kaso may kinalaman sa ilegal na droga. Sa ngayon, sinimento at tinakpan ang bahagi ng bintana ng custodial facility kung saan dumaan ang mga PDL. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpulong si Pangulong Bongbong Marcos at Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Kabilang sa kanilang napag-usapan ang pagbubukas ng embahada ng Ukraine dito sa Pilipinas. Inaasahan yan ngayong taon. Wala pang ibang detalye kaugnay sa iba pang napag-usapan ng dalawang leader. Dumating si Zelensky kagabi matapos dumalo sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. Nakipagpulong din siya roon sa ilan pang world leaders at opisyal ng US government. Bago nito, isa ang Pilipinas sa mga nagpahayag ng suporta para sa sovereignty ng Ukraine na kasalukuyan pa rin nakikipagdigmaan sa Russia. Ito ang inyong Regional TV News. Simula po ngayong araw, mas pinalakas at mas pinalawak ang ating balitaan dito sa Balitang Hali. Makakasama na rin natin ang Regional TV News. Si Chris Zuniga ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kasalo rin natin si Sarah Hilomen Velasco ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Welcome sa Balitang Hali, Chris at Sarah. Unahin na po natin ang mga balitang hatid ng GMA Regional TV mula naman sa Luzon. Makakasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. 3 pasahero ang nasawi sa karambola ng 3 sasakyan sa Chaong, Quezon. Batay sa imbestigasyon, binabaybay ng 2 van ng Maharlika Highway nang mag-overtake ang isa rito. Doon na sumalpok sa kasalubong na papaserong bus ang nag-overtake na van. Maliban sa nasawi, may 7 pang sugatan. Inaalam pa ng PNP kung kolorum ang van na may mga sakay na pasahero. Tumagi na magbigay ng pahayag ang mga driver ng van at bus. Samantala, 2.5 milyong pisong halaga ng mga alahas ang natangay mula sa isang senior citizen na nabudulumano sa Bacolod City. Habang sa Camarines Sur naman, may senior citizen na nasa gasaan ng motorsiklo. Ang mainit na balitang yan, hatid ni Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Sugatan ang isang babaeng senior citizen matapos mabangga ng motorsiklo sa barangay Bicalibmanan, Camarines Sur. Sugatan din ang rider ng motorsiklo na agad namang itinakbo sa ospital. Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad sa insidente. Patuloy naman na kinukuhanan ng pahayag ng news team ang magkabilang panig.
Sa Daraga Albay, sa pool sa CCTV ang pagbangga ng isang motorsiklo sa dalawang tumatawid na pedestrian sa barangay Kimantong. Makikita sa video na nabigla ang rider nang sumulpot ang dalawang pedestrian na mula sa kabilang kalsada. Nagtamo ng minor injuries ang rider at dalawang biktima na agad namang naitakbo sa ospital. Naghihintay pa ang pulisa ng desisyon ng mga biktima kung magsasampa ng kaso laban sa rider. Na biktima ng umano'y pambubudol ang isang babaeng 70 taong gulang sa Bacolod City. Ayon sa pulisan, nilapitan ng sospek ang biktima at mabilisan naniwala sa mga pinagsasabi ng sospek o parang na-hypnotize. Mula sa downtown, sumamaro ang babaeng sospek at tatlong kasamahan niya sa bahay ng matanda. Magsasagawa raw ng cleansing dahil nagpakilalang feng shui expert ng sospek. Pero sa halip na paalisin ang masamang elemento, parang pinapasok pa ng lola sa loob ng kanyang bahay ang masasamang espiritu. 10,000 pesos ng cash at nasa 2.5 million pesos na halaga ng alasang tinangay ng mga sospek. Naniniwala ang pulis siya na natiktikan ng grupo ang galaw ng biktima. Amuna nga mga oras, balaan na sang suspect nga wala dang upo dia sa balay, nga siya na lang. May persons of interest na ang pulisya. Posible umanong sila rin ang mga dating naaresto ng Police Station 1 noong 2022 na nang budol ng credit cards. Hindi na humarap sa camera ang biktima. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Chris Novello nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinanggi ng dating consultant ni Bambang Tarlac Mayor Alice Guo na si Lin Wen Yi ang biological mother ni Guo. Sinampahan na rin ng DILG si Guo ng reklamong graft sa ombudsman. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Mukhang ordinaryong opisina sa unang tingin. Pero nang salakayin ng mga otoridad noong March 13, nadiskubre ang samot-saring gamit na para umano sa iba't ibang uri ng scam sa compound ng Zunyu One Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac. Mahigit 600 Pilipino at dayuhan ang nasagip sa raid na ikinasanang makatakas ang isa pang Vietnamese doon at nagsumbong ng pananakit at illegal detention. Sa loob ng nasa 10 ektaryang compound na may 36 na gusali, nakita rin ang mga swimming pool, luxury cars at mga tunnel. Kalaunan, lumutang ang posibilidad na may ugnayan din ito sa hacking ng government website sa bansa. Naging palaisipan kung paano nakapag-operate ang Pogo Hub gayong nasa likod ito mismo ng munisipyo ng Bamban. Sa imbestigasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, naungkat ang koneksyon dito ni Bamban Mayor Alice Guo. Bago tumakbo bilang alkade noong 2022, si Guo raw ang nag-apply para sa letter of no objection para sa license to operate ng complex na dating Hongsheng Gaming Technology ang pangalan. Ang Hongsheng Gaming Technology ni-raid din noong February 2023. Lumabas ding naging incorporator si Guo ng Baofu Land Development Incorporated ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng ni-raid na Pogo. Nitong May 24, inireklamo ng DILG si Guo ng graft o katiwalian sa ombudsman dahil sa pagbibigay ni Guo ng business permit sa Hongsheng kahit kulang ang requirements at expired na lisensya mula sa PAGCOR. Ayon kay DILG Undersecretary Juan Victor Llama sa panayam ng GMA Integrated News, dapat nirevoke ni Guo ang business permit ng Hongsheng. Tiwala silang malakas ang kaso at maaaring maging basehan ng ombudsman para patawan ng alkalde ng preventive suspension. Tingin naman ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Sherwin Gachalian, sindikato ang nasa likod ng ni-raid na Pogo Hub at maaaring may ani-ay Pogo politics na nagaganap para makalusot ang illegal nilang aktibidad. Sigurado akong sindikato ang nagpatayo noon. Malaking posibilidad yan na Pogo money ang tumakbo para magkaroon ng Pogo politics. Sa laki ng perang pumapasok, siyempre naghahanapin sila ng mga kaalyado nila. Sabi nila kung ang pinakamaganda siguro ay maglagay na tayo ng tao sa gobyerno para maproteksyonan tayo. Hindi malayo 'yon eh, mga ganun na teorya. Sinusubukan pa naming makuhaan ng panig si Guo, pero dati na niyang itinangging sangkot siya sa operasyon ng Pogo Hub. Bagamat umamin noon na dati siyang incorporator ng Baofu, nag-divest na raw siya dito bago pa tumakbo mayor noong 2022. Sa eksplosibong panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ng dating consultant ni Guo na lumaki raw talaga ang alkalde sa farm sa Tarlac, gagaya ng paulit-ulit niyang sinasabi sa mga pagdinig sa Senado. Ayon pa kay Nancy Gamo, hindi si Lin Wen Yi ang biological mother ni Guo. Partner lang umano si Lin, ang ama ng alkalde. Handa rin umano si Gamo na humarap sa Senado kaugnay sa kanyang mga nalalaman. Hindi po siya ang totoong nanay ni Mayora Alice. Mm-hmm. Partner lang po siya ng tatay niya, kasama nila sa mga biyahe nila kung saan-saan. Pero more
hindi po siya nanay ni Alice. Totoo bang lumaki sa farm si Mayor? Ay, opo. May isang building doon, building or isang maliit na bahay na doon siya mismo nakatira. Kilala ko ang ano pagkatao ni Mayor. Batulungin yan, hindi yan plinanta lang na para mag-spy. Maeve Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Monday, mga Mari at Pare! Hindi lang pang telebisyon ang pagpapakilig ng Tambalang Barda o Barbie Forteza at David Licauco. Sasabak na rin sila sa big screen. You really want me to help you, Mr. Perfect? You have to trust every advice I give. Yan ang pasilip sa pinakabago nilang pelikula na That Kind of Love. Bibigyang buhay ni Barbie ang love coach na si Mila na tutulungang makahanap ng pagmamahal si Mr. Perfect Adam na karakter naman ni David. 2023 nang lumipad ang Barda sa South Korea para ishoot ang ilang eksena sa kanilang kauna-unahang pelikula bilang love team. Napili rin ito bilang isa sa spotlight entries ng Jinseyo Arigato International Film Festival sa Japan. Hindi pa nire-reveal kung kailan ito mapapanood. Ano naman kaya ang hindi malilimutang eksena ni David sa movie? I think when I said I love you, yeah, it's good, yeah. Wala lang. Masarap pagsabi ng I love you. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.